Good morning, guys. So ngayon lang tayo mag-video or mag-vlog sa ating hobby dito sa Modesto. Okay? So, kung matatandaan nyo, umuwi kami nung May up to June 16. So, mga 27 days kami din kami sa Pilipinas. So, iniwan natin mga kalapati natin dito. So, ang nangyari, na-deadso sila. So, nagkaroon yata ng sakit yung mga ibon. So, namatay sila. So, yun ang malungkot doon. Kasi yung mga training natin, yung mga ginagawa nating training everyday, nasayang lahat. So, although nasubukan naman natin sila sa malayuan, kaso gusto nating matesting sila sa yung tunay na laban nila. So ngayon, i-update ko kayo kung ano nangyari. So, bago tayo umalis, gumawa tayo ng parang ano nila, yung quarantine area. So, sa kung mapapansin nyo, yung poop tray is mataas. So, kahit malaglag yung dumi, hindi nila makakain kung ano may nalaglag doon sa poop tray. And then, so, may mga nasave pa naman tayo ng mga breeders natin. And karamihan sa breeders natin na isave natin. So, pero makikita rin kayo mga bagong mukha dito. May mga bago tayong formula na gagawin. And at the same time, meron na tayong mga ibon ulit na nagre-ranging. So, hindi na tayo naiinip ngayon. At meron pa tayong mga konting makukulit na pinalalaki. So, saan tayo nagkamali? Number one, hindi tayo nagbigay ng vaccine right away. So, doon tayo nadali. And then, sabi nila, yung ibon daw is mga matataba naman. Malalaki daw ang katawan, pero all of a sudden namamatay. So, tatandaan ko nung Paris din kami is sobrang init. Baka ako na heat stroke. So, hindi ko alam kasi hindi ko na rin sila nakita. Well, anyways, move on na tayo. Masaya tayo sa mga bago nating ibon. So, ngayon nagte-training tayo. Dito lang muna. Kasi ayoko silang i-training muna dahil gusto ko hintayin sila itong mga bata na to. So, para sabay-sabay. Kaya doon sa mga naunan ng training dyan, pagbutihan yung training nyo, hahabulin namin kayo. Promise yan. So, once na ito, mga nagre-ranging na, magugulat na lang kayo. So, meron na ako pwedeng i-training ng mga bata, actually. Kaso nakokontian pa ako. So, gusto ko at least mga 20 man lang yung matrain natin. So, and then hope, sana, wala nang magkaroon ng sakit. Pero, sa nakikita ko ngayon, everything looks good naman. So, pagdating natin dito, nilinis natin yan. Nilinis natin to, pati ito, at yung mga, oops, yung mga breeder natin. So, yun ang nangyari. So, tara, pakita ko muna sa inyo yung mga ibon natin ng mga bata. Let's go! Yun. So, kung matatandaan nyo, naka-box perch to dati. So, inalis ko na yung box perch for one simple reason. Napakatrabaho. So, everyday ko silang nililinis and yet nagkaroon pa rin sila ng sakit. Yun yung masakit doon. Every single day, nagkakayod ako ng dumi. And then, yung flooring natin before is ano lang, tabla lang. So, ginawa natin, naglagay tayo ng screen. So, ang dumi nila nandoon sa mga dyaryo. Tsaka kung makikita nyo, ayan, hindi pa ako nagdidinis. One week, pang second week nila to. Sa Friday. Oh, no, sa Sunday. Pang second week nila to. So, kung mapapansin nyo, malinis pa rin yung, ano ko, yung flooring. Mukha lang siyang madumi actually dahil hindi pa ako nagkakayod for today. So, kinakayod ko lang kasi yung nasa gilid tsaka yung nandoon.
Pero the rest, kung mapapansin nyo, nandoon sa poop tray. At saka mahalaga, yung mga dumi nila dry. Wala kang makikitang dumi na nabasa. Same thing dito, naglagay muna ako ng cardboard. Inalis ko yung bedding para makita ko yung dumi nila. So far, nakikita ko puro bilog, which is good. At saka dry. It's because summer na rin siguro. Kaya ganun. So, yan yung mga naging updates natin. So, yung box perch, inalis natin. Yung tabla, inalis natin. Nagtira lang tayo sa dalawang gilid. And then, yung natira nating screen, yun ang ginawa natin. Kung mas malaki sana yung natira nating screen, mas lalakihan natin. So, kaya lang okay na yan. Madali namang baguhin yan in the future ulit. So, kaya lang, nagwo-work naman yan. Ang plano na lang natin dyan is i-disinfect natin sila from time to time para wala talagang matirang kung ano man nandyan na nagkukos na para magkasakit sila. So ito yung mga bata natin. So nakuha natin to few days ago. So tinuturuan ko silang kumain. So ngayon, kanina naglagay ako, so umalis ako saglit. So palagay ko busog na sila. So malakas na silang magsikain. And then yung mga nagre-ranging natin, binuksan ko na to, hindi ko sila pinakain kanina. So nayaan ko muna sila sa labas kasi napapansin ko, baka mawili. So ibabalik natin yung dati nating sistema na bigyan lang natin sila konti lang sa umaga. So, eto naman yung stock loft natin. So, ito yung stock loft natin. Kung mapapansin nyo nun, siguro meron tayo dito mga 10 pairs. Tsaka same thing. So, mga, yeah, 10 pairs or 12, mga ganun. So, kung mapapansin nyo ngayon, dito sa area ng lalaki, isa na lang yung nandiyan. Ayan. Si Mr. Surebet. Tapos dito sa kabilang side si Miss Tournier, Edmund Tournier, yung mga bloodline na yan. So testingin natin yan. At saka meron tayong isang sinave na lahi ng kay Mr. Franco. So young bird yan, hindi ko na pinakawalan kasi baka mga disaster pa mawala. Tapos nagkarga tayo ng late hatch. Pero isang clutch lang yung nilagay natin doon. Hindi ko muna papakita sa inyo. Actually, ayoko sana mag-breed. Kaya lang, pandagdag lang dito sa ano natin. Isang clutch lang. So may mga itlog na sila. So, hinihintay din natin sila. So, I think may hahabol ko naman yan. So, tapos, ito yung ginawa natin na quarantine area. So, may mali rin ako dito na ginawa. So, kung ang papansin nyo, close din sila dito. So, ilalayo natin siya somewhere or hahanap tayo ng mas maliit na cage. Hindi ko alam. Pero maliit lang space natin. Pero we'll see kung ano pwede natin gawin sa kanya. So, and I'm hoping na wala na talaga magkasakit na ibon. So far, sa tingin ko wala namang magkakasakit. So, yan yung updates natin sa loft natin. So, ayan. So, kung mapapansin nyo, maliit lang yung space natin. Harapan lang sila, pero okay naman. Tsaka meron tayong camera dito. May camera tayo doon. And around the house. So, well protected yung ibon natin. So, yan. So, ano pa? So, I'm hoping next time na i-updates ko kayo. Mas masigla na yung loft natin. So, anyways, tapos si Mr. Wingley, inilabas na rin natin. Ayun si Mr. Wingley. Yan si Wingley. So, inilabas natin siya kasi masyado siyang dusty sa loob ng bahay.
So dito nakakatuwa kasi meron kang aso. Dahil si Mr. Wingly, kung di nyo alam, tumatahol siya. At saka para rin siyang alarm. Ginagaya niya yung alarm namin pag nag-trigger. So ang pinakamatibay na ibon natin dito sa yard natin ay ito. Itong dalawa na to, kahit ano gawin nyo, hindi magkakasakit yan. Okay guys, so bago pa tayo maglokohan, paano pa? Rest baka na.